Magandang gabi po sa inyong lahat. Magluluto po tayo ngayon ng kimbap. Korean Nori Maki Sushi. Tara po, samahan niyo na po ako sa kusina. Pag mainit na po ang kawali, lagay na po natin ang sesame oil. At sunod na po ang ating tini-sliced meat. Beef po yung gamit ko dito. Pag wala po kayong makitang tini-sliced, pwede rin po kayong gumamit ng ground beef. Lagyan po natin ng soy sauce, 2 tablespoon. Japanese sake, 2 tablespoon din po. At lalagyan ko rin po ito ng gochujang, temenjang, 1 teaspoon po. So, haluin lang po natin ito at tapos pwede na po natin itong iset aside. At next naman po ay igigisa naman po natin ang carrot. Carrot naman po yung susunod na igigisa natin. Lalagyan lang po natin ito ng asin. Konting salt lang po ang ilagay natin para wag naman po masyadong maalat. Next naman po ay ang ating spinach. Ipapakuluan lang po natin ang spinach. At pagkapakulo po natin, pag okay na, hugasan po natin agad ito sa running water. At pigain po natin para wala po siyang tubig. Walang excess water bago natin gamitin sa ating kimbap. Next naman po ay tamagoyaki. Medyo matamis po na tamagoyaki yung gagawin ko. Ito po, 1 tablespoon na sugar. At konting salt lang po. Ayan. Para po bago naman yung flavor ng ating egg, medyo mananis-tanis po yung gagawin natin tamagoyaki. Paulit-ulit lang po natin itong gagawin. I-roll lang po natin ang i-roll hanggang makuha na natin yung ganitong size. At ubos na yung ating tatlong egg. Next naman po ay mag-roast po tayo ng linga. Ng sesame seed po, i-roast lang po natin ng konti para lumabas po yung kanyang aroma at flavor. At eto na. Ito na po, magagawa na po tayo ng ating kimbap. Isesetting na po natin. Lagyan ng flavor yung ating rice ng sesame seed at saka sesame oil. At syempre po, matabang, kaya lagyan natin ng konting asin. Yung masarap na asin na po yung ilagay natin, huwag yung panglutong asin. Ako po, Himalayan salt po yung ginagamit ko para po masarap.
Ito na po, ganito lang pong karami yung rice na ilalagay natin. Huwag po natin kakapalan at kailangan po huwag po natin bubuin. 3/4 lang po. 3/4 lang po nung ating nori yung lalagay nating rice. At lagay niya na po yung mga fillings na ilalagay ninyo. Bahala na po kayo maggawa kung ano yung sunod-sunod na ilalagay ninyo. At ngayon, niro-roll ko na ito. Ang pag-roll, kalahati lang muna. Huwag po munang bubuin ng dire-diretso. Yan, higpitan po muna natin. Pagka medyo mahigpit-higpit na siya, saka po natin dadagdagan ng konti yung roll natin. Yan. Yan, ganito lang po yan. Paunti-unti lang po yung paghigpit niya. Unti-unti lang po. Pag talagang mahigpit na po, medyo matigas na yung ating rice, pwede na po natin idiretso yung pag-roll. At saka na lang po natin uli-uulitin yung naka-close na po yung nori natin. So, eto na po. Okay na po ito. Matigas na yung ating kimbap. So, ready na. Meron na tayong isang kimbap. Lalagay ko na po dito sa ating tray. At marami po yung ating gagawin. Apat po. Apat po yung nakaset na gagawin ko ngayon. Ito yung pangalawang gagawin natin. Ulitin ko lang po uli. Manipis lang po yung rice na kailangan natin. Huwag pong marami. Ang marami yung palaman. Ulitin lang po natin uli yung lagay ng fillings natin, kung ano yung gusto nyong ilagay na filling dyan. Siyempre kasama yung ating filling na love para masarap yung ating ginagawa. And may kimchi po akong nilagay, may homemade kimchi din po. Yan, form po muna natin ng bilog. Pag na okay na yung ganitong form, saka lang po natin iikot-ikutin at ihigpitan. Paulit-ulit lang po. So yan, okay na. Ang ganda na. Maganda na po ang ating kimbap. To go. Pero excited po ako. Ayan. Hiwain muna natin para makita natin kung ano po yung itsura ng ating nagawa. Ayan. Okay na po. Maganda na. Maganda na. Slice lang po natin ito. Para matikman na din. Nagugutom na ako eh. Thank you.
Ta-da! Ayan na po! Tapos na ang ating kimbap. Japanese kimbap. Ayan, napakasarap po nito. Napakasarap. Last one na po. Ito na po yung pang-apat. Pang-apat na nirolyo ko. Ito na po. Tapos na din. So, ayan. Slice pa uli tayo. Ang ganda. Ang ganda po, di ba? Yung color niya, may orange, may green, may yellow, at may brown. Sobrang colorful. Ito na po. Ayan, ready na po ang ating kimbap. Ayan na po ating nagawa lahat-lahat. So, may bumawas na ng isa. Hindi na nakatiis, meron na pong bumawas. Ito po yung aming magiging dinner ngayon. Kasama po ng Tonjiru. Ayan, meron na rin po dyan sa description box kung gusto niyo malaman kung paano to iluluto. Nandyan na rin po sa description box. So, sana po nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon at maitry nyo pong gawin. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong video uploads ko katulad po nito. Magkita-kita po ulit tayo hanggang susunod na aking video uploads. Maraming salamat po sa inyo. Paalam na po. Bye-bye!